Gamesilog Show. I honestly believe na ang golden age ng JRPG ay nung PlayStation 1. Hindi dahil sa bias ko ang PlayStation dahil ito yung main platform ko. PlayStation 1 yung golden age ng JRPG dahil sa dami ng quality JRPG na meron dito. You can argue na Super Famicom dahil sa Final Fantasy 6, Chrono Trigger, etc. You can also argue na PlayStation 2 dahil sa Final Fantasy 10, Final Fantasy 12, Persona 3, Persona 4, and I'm sure marami pa akong hindi na na-mention. Pero ganun pa man, hindi pa rin eh. Hindi pa rin siya palag sa kung anong merong JRPG sa PlayStation 1. Merong Final Fantasy 7, Final Fantasy 8, Final Fantasy 9, merong Xenogears, merong Lunar 1 and 2, merong Legend of Ligaia, merong Legend of Dragoon, at meron ding Tales. First Tales na nalaro ko ay sa PlayStation 1, which is Tales of Destiny 1 at Tales of Destiny 2, na ang totoong title ay Tales of Eternia talaga. Tapos sa PlayStation 2 naman, Tales of Legendia ang nalaro ko. And then sa PS3, Tales of Celia or Exilia, kung ano man pronunciation mo dun. After nun, Tales of Hearts sa Vita. Pero after nun, hindi ko na nalaro yung mga sumunod na Tales. Hindi ko na nalaro yung Cestiria, hindi ko na nalaro yung Berseria. Kaya ngayong 2021 na bumabalik ako sa JRPG na genre, which is yung favorite ko talaga na genre, I made sure na laruin yung mga Tales na nalampasan ko. After so many years, ngayon lang ulit ako nakapaglaro ng Tales at excited ako kasi ito talaga yung wheelhouse ko eh. Maliban dun, itong game na i-discuss ko ay matagal nakakulong sa Xbox. Yes, Xbox exclusive siya before. And yes, meron sa PlayStation 3 pero Japanese naman yun eh, so hindi ko rin din malalaro ng maayos. So tara, kwentuhan kita and let me tell you why I love Tales of Vesperia. Tales of Vesperia ay isang JRPG na dinevelop ng Namco Tales Studio at na-release noong 2008. Isang attempt ito ng Xbox para makakuha ng mga gamers na mahilig sa JRPG. Tipong, yo, may JRPG rin kami, hindi lang kami puro shooters. Well, we all know it. Kung gusto mo maglaro ng RPG or JRPG, PlayStation is the place to be. No debate about that. I'm not sure kung nakatulong yung move ng Xbox para madagdagan ang player base nila, pero sa opinion ko, hindi pa rin eh. As much as I love Tales of Vesperia, hindi to system seller eh. Kung gusto mo maglaro ng JRPG, sa PlayStation ka pa rin babagsak. Fast forward noong January 2019, finally, after 11 years, I think, tama ba yung math ko? Ni-release ng Bamco ang Tales of Vesperia Definitive Edition sa lahat ng platform. At ito na yung chance ko para malaro to. Umpisahan natin sa story. This game is a slow burn. Trademark na yata to ng mga JRPG eh. Character introduction at world building, blah blah blah. But what I like the most about this game eh yung mga characters talaga. Gusto ko yung mga banters at bawat personality ng mga characters. Unique, interesting, and genuinely funny. Kaya kahit slow burn eh, hindi ako na burnout bars. Anyway, typical JRPG plot na ililigtas nyo ang mundo. Pero there's a catch. May aspect ng story na nag-stood out sa akin. It will question your morality. Does the end justify the means? Are you willing to commit a crime for the greater good? Sa totoo lang, conflicted ako sa isang character dahil sa mga actions niya and I'm not really sure if his actions were justified or kung yun ba yung best action sa sitwasyon na yun. But the game did a great job to tell us why, kung bakit niya ginawa yun at kung bakit willing pa rin siyang gawin yun para sa mas ikabubuti ng lahat. At nasa atin na yun kung mag-aagree tayo sa ginawa niya o hindi. Gusto ko rin na may theme yung game na sa bawat progress at innovation na meron yung civilization natin, lahat yon may kapalit. Sa Vesperia, meron silang tinatawag na Blastia. Itong mga Blastia na to, e tumutulong sa humanity sa lahat ng bagay. Parang machine. Parang
parang computer, etc. Pero kumukonsume ito ng air. A-E-R. Hindi air na hangin. At sa pagkonsumo ng air, kapalit nun e kasiraan ng mundo. How timely, diba? Malaking issue to ngayon, diba? Parang paggamit ng natural resources natin para sa kung anong bagay, and in return, nasisira natin yung kalikasan. Overall, nag-enjoy ako sa story, lalo na sa mga characters at mga plot twist. I can say na pasok to sa top tier list ko sa Tales series pagdating sa story. Punta naman tayo sa gameplay at battle system. I think we can all agree na sa battle system sikat ang Tales. Sa kasagsagan ng mga turn-based JRPG noong 90s, I think Tales ang first game ko na action-based. Para siyang fighting game na merong arena, ikokontrol mo yung isang character at magpe-perform ng combo para patayin yung mga kalaban. Tapos yung party mo matik na may AI sila, or kung trip mo, pwede ka rin naman mag-command. I-categorize natin yung pwedeng gawin sa battle system sa tatlo: normal attack, arts, at super. Sa normal attack, may tatlong combo ka sa umpisa hanggang sa magkaroon ka ng skill na nakukuha sa mga item na pwedeng madagdagan hanggang 5 normal attack yata. Sa arts, ito naman yung mga skills mo or abilities. Mga attack na nagkukonsume ng TP or MP. May tatlong klase: base arts, altered arts, at arcane arts. Tapos meron rin super. Shoutout batang 90s. Ibig ko sabihin sa super ito yung mga SS ng bawat character. Merong burst arts at mystic arts. Sobrang angas ng mga moves na to. Mukhang komplikado no? Hindi naman. Madali lang siya in a sense na kaya mong gawin yung mga combo as a casual player, pero I can say na may mga gamers rin na pro pagdating dito. Perfect example ito ng kasabihan na easy to learn, hard to master na battle system. Sobrang banu ko dito, I think sobrang basic lang ng mga combos ko. Maraming beses rin akong namatay sa mga boss, pero luckily, I was able to manage naman. Dagdag ko pa, pwede mong gamitin lahat ng characters. Bawat character may iba't ibang playstyle. Boy putya, I can imagine na merong gamer na hardcore fan ng Tales at master nila bawat characters. Comment down below kung ikaw yun. Maliban dun sa battle system, meron ding mga mechanic itong Tales of Vesperia tulad ng skill nga na nabanggit ko kanina. Imagine niyo parang Final Fantasy 9 na bawat item merong kaakibat na skill. So kailangan mong isuot yung skill na yon hanggang sa matutunan mo para kahit i-unquip mo na yung weapon or yung item, nasa yun yung skill mismo, pwede mo na siyang gamitin. Meron din ditong cooking na malaking tulong sa pag-boost ng stats at pag-heal ng TP at pag-heal ng HP. Overall, na-enjoy ko naman yung gameplay. Sa mga unang part nahihirapan ako, pero ako pa ba? Punta naman tayo sa music. The music is okay. Not bad. Sabi nga ni Jisoo. Not bad but not good. So, steady lang. Hindi ko man masyadong nagustuhan yung music. Bawing-bawi naman sa art style, replayability, at content. My God. Natapos ko yung game ng 60 plus hours at hindi ako nag-side quest. Just like any JRPGs, busog na busog ka sa side quest, optional dungeons, at optional bosses. Unfortunately, hindi ko na sila kayang ma-experience kasi kailangan ko na mag-move on sa ibang game. Ganun pa man, I can say na sobrang sulit to. Nasa 900 plus na lang yata brand nito sa mga local stores? I'm not really sure. Gaya nga ng sabi ko kanina, first Tales ko to after so many years. And I can say na this game scratch may JRPG itch. Sobrang nag-enjoy ako sa mga characters. Lagpas 10 na tumawa ako ng malakas dahil sa mga hirit ni Patty or kung paano asarin ng grupo si Estelle. Or kung paano sila lahat mag-asaran. May point sa game na confused ako kung itutuloy ko pa ba kasi hindi ko nagugustuhan yung actions ng isang character. And I think that's good sign.
good sign in a sense na apektado ako sa story. Hindi siya meh na you can pay passively habang nakikinig ng podcast, habang nanonood ng YouTube videos, etc. Grabe. Namimiss ko yung Brave Vesperia. Ito yung pangalan ng guild nila eh. Lalo na si Judith tsaka si Patty. So, yun. If you're looking for a JRPG to play, kung may itch ka to play a JRPG na hindi turn-based, na merong interesting, funny, at unique characters, I highly recommend this game. Kapag hindi ka natawa kahit isang beses man lang sa game na to, i-delete ko yung YouTube channel. Joke lang. So, yun. Tapusin ko na dito. Ako si Jazz. Salamat sa panonood hanggang sa susunod na video ulit ng Why I Love series. Bye!